Hello everyone, this is Admin Zero and this topic is very exciting. Lalong-lalo na sa mga gusto mag-Philippine Coast Guard, or in other words, you have the calling to serve the people, country, and God. Ginawa ko pong content na ito dahil marami ang nagme-message or nagko-comment dito sa Facebook page, Coast Guard Story, tungkol sa latest recruitment, qualifications, or requirements of Philippine Coast Guard. At syempre ang mga sasabihin ko hindi ko gawa-gawa lamang, ito ay galing mismo sa Philippine Coast Guard Human Resource Management Command. Bago ang lahat, basahin muna natin ang reminders. Kasi napaka-importante nito lalong-lalo na sa mga aplikante dahil marami na ngayon ang nabibiktima ng fixers or illegal recruitment. Number 1, the application form is not for sale. So malinaw ang pagkasabi dito na hindi natin kailangan magbayad para makakuha tayo ng application form. Number 2, no reservation is required. So first come, first serve. Hindi pwede na magbayad ka para reserbahan ka ng slots. Number 3, incomplete information or requirements will not be processed. So make sure na before tayo magpasa ng application form or requirements, double check muna natin kung kompleto na yung mga nasulat natin or napilapan natin before natin ipasa sa Coast Guard Human Resource Management Command. Number 4, erasures, alternations, and insertion must be initialed by the application support person. So I advise sa mga aplikante, before kayo mag-fill up or magsulat sa application form, basahin at unawain na maigi ang instructions. At dito rin kayo masasubukan kung marunong kayong sumunod ng mga instructions. At ito ang links kung saan natin ma-download yung application forms ng walang bayad. So ilagay ko lang din dyan sa caption, i-click nyo na lang tapos download. At kung tapos ka na sa pag-fill up ng application forms or kompleto ka na sa mga requirements, ito naman yung mga address kung saan natin pwede ipasa ang mga ito. And again, ingat po tayo sa fixers or illegal recruiter. Application period. So napaka-importante nito sa mga aplikante kasi kahit kompleto na tayo sa requirements, kung naabutan tayo ng deadline, useless pa rin ito. Sa mga aplikante, you have 15 days only to comply the application forms or requirements starting June 5 until June 20 sa taong 2023. Hindi ko alam kung may next recruitment pa, kaya i-follow na lang natin yung official Facebook page ng Philippine Coast Guard para updated tayo. Enlistment for non-officer. So, sa mga aplikante na gusto mag non-officer, ito yung mga requirements or qualifications. Number 1, natural born citizen of the Philippines. So, meron naman tayong mga birth certificate or PSA na magpapatunay na natural born citizen tayo ng Pilipinas. Number 2, with good moral character. So, napaka-importante nito since tayo ang magbibigay ng magandang halimbawa sa kapwa natin Pilipina. Number 3, physically and mentally qualified under the existing regulations for Philippine Coast Guard Service. So, I advise sa mga aplikante na habang nagpa-process kayo ng mga requirements nyo, magpalakas na kayo ng inyong katawan. Mag-jogging kayo araw-araw, push-ups, pull-ups, curl-ups, or anything na makapagpalakas ng inyong katawan as preparation for the next stage ng recruitment, which is a physical fitness test. At meron din tayong Philippine Coast Guard Aptitude Battery Test. It's a qualifying exam for the Philippine Coast Guard applicants. So mag-review na kayo as preparation for this qualifying exam. Number 4, single. So dito papasok ang Certificate of No Marriage or Sinumar na magpapatunay na you're not married or single ka talaga. Number 5, minimum entry height for both male and female. So it's either 5 feet or above. At kung sa centimeters naman, it's 152.4 centimeters. Number 6, college graduate or has earned at least 72 units. So it means kahit hindi tayo college graduate, basta may 72 units tayo. At isang kurso lang yung pagkukunan natin ng 72 units. Kung palipat-lipat ka dati ng kurso, di pwede na pagsamahin mo yung mga units nila para ma-reach mo yung 72 units para maging qualified tayo sa Philippine Coast Guard. Number 7. So, may dalawang options dito. Dapat meron tayong sub-professional civil service eligibility or second level eligibility or higher. Kung wala naman, dapat meron tayong TESDA National Certificate or in situ. Sa mga nagtatanong kung ano ang sub-professional civil service eligibility or second level eligibility or higher, magtanong na lang tayo sa may knowledge regarding dito kasi mahirap na magbitaw ng false information. So, ayun, si guidance na lang tayo sa may alam. And last but not the least, ito naman yung age qualification sa pag-apply ng Philippine Coast Guard as non-officer. So dapat hindi tayo bababa ng 18 years old at hindi rin tayo sa sobra ng 28 years old habang nag-a-apply tayo sa Philippine Coast Guard. And that's the qualification or requirements para sa mga aplikante na gusto maging non-officer.
qualifications or requirements for commissionship. So, para sa mga aplikante na gustong maging officer naman, ito yung mga qualifications or requirements. 1 to 5 are the same lang din kanina sa qualifications or requirements for non-officer. So, let's skip at proceed na tayo sa number 6. Number 6, a baccalaureate degree holder. So, sa mga aplikante na officer, dapat you are a baccalaureate degree holder. So, may nagay lang akong definition dyan or a picture with the definition. So, intindihin nyo na lang. Number 7, so ito yung mga eligibility or license na qualified for commissionship. Pero kapag meron kang license tapos you're in doubt kung acceptable pa or qualified, i-contact mo na lang yung Coast Guard Human Resource Management Command at itanong kung pwede ba o hindi, or qualified ba o hindi. At huwag kalimutan mag-greet. Number 8, so dito na naman tayo sa age qualification ng commissionship or sa mga aplikante na gusto maging officer. So, dapat yung edad natin hindi bababa ng 21 years old at hindi rin sasobra sa 28 years old. Ang qualified lang na edad ay ang 21 years old to 28 years old. So, ayun. At sa mga non-officer naman na already in service or organic na, there are no age limit for them. Pero, kailangan nila mag-undergo ulit ng training, which is officer course. So, these are the requirements or qualifications for commissionship para sa mga aplikante na gustong maging officer. At sa mga aplikante naman na nagtatanong kung kailan yung qualifying exam or Philippine Coast Guard Aptitude Battery Test, ito yung first step before that. Kasi hindi ka makakuha ng exam kung hindi ka qualified. So, sa mga aplikante na gustong magkuha ng exam, kumpletuhin nyo muna ang inyong mga requirements at ipasa sa pinakamalapit na Coast Guard Human Resource Management Command sa inyong lugar. Tapos, ang susunod mo na gawin ay maghintay sa next announcement ng Philippine Coast Guard kung kailan ang schedule ng exam or ano ang susunod mong gawin. Dear aplikante, so ito na yun. Ito na yung pangarap na matagal mo nang naantay. Ito na yung pangarap na lagi mong kinikwento kay Lord. I pray kung ano man yung mga pagsubok na harap sa daan ay kakayanin mo. Sana huwag kang maniwala or magpadala sa mga salita ng ibang tao na hindi mo kaya, tatawanan ka, or ano pa. Mag-focus ka lang sa kakayanan ni Lord. Kasi kung kaya niya, kaya mo rin. Kaya galingan mo, huwag mong isipin yung pagod or ang hirap. Isipin mo na balang araw, may sarili ka ng uniforme na may nakasulat na apelyido mo, apelyido ng pamilya mo. Naalala ko pa yun nung araw na naabot ko na yung pangarap ko. Sabi ko, kung sumuko ako noon, wala ako dito ngayon. Kaya ikaw, magpatuloy ka lang. Makukuha mo rin ang bagay na gustong-gusto mo. Padayon. At same rin sa mga followers ko, maraming salamat sa patagong suporta. Pagpalain kayo ng Panginoon. At I pray kung ano man ang pangarap nyo, hindi man sa Coast Guard. Alam ko may magandang plano na nakahanda si Lord sa buhay nyo. Kaya magpatuloy lang kayo, huwag kayong sumuko. Maraming salamat, to God be the glory, at